Patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal. Ang ilan hindi iniinda kahit pa nariyan ang banta ng bagyong Ophel. Makibalita tayo kay Afi Tulagan ng GMA Dagupan. Sa Paulina, isa ang mag-asawang Guerrero sa mga pasaherong pumila sa Baguio Bus Terminal. Maaga silang lumuwas patungong Ilocos Sur para makaiwas sa siksikan ng iba pang magsisiuwian sa probinsya para sa undas. Ay, marami nang pila-pila pumuha ng tiket pa uwi. Hindi naman daw magtataas ng pasahe ang mga bus sa Baguio kahit inaasahan na ang pagdami ng mga pasahero magbabakasyon sa ibang probinsya. Siguro ang dagsaan talaga ang pasahero. Kasi wala nang opisina sa Friday. Patuloy naman ang pag-alis ng mga bus na biyaheng Samar o Leyte sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Yan ay kahit may abiso ng hindi makakasakay ng Roro ang mga bus sa pier ng Matnog, Sorsogon. Ina-advise naman namin na sa Matnog, stranded. Katira ng iba, at least nandun na sila sa Matnog. Pag medyo okay na yung dagat, at wala na signal, tuloy naman na yung biyahe ng barko na. Pinapayagan mo na ang Coast Guard na yun. Hindi na po maiwasan kasi nandito na po kami. Kaysa man uwi na naman po uli kami ng Bulacanbao. Sa Cebu naman, tahimik pa ang sitwasyon sa mga bus terminal. Sa susunod na linggo pa kasi inaasahang daragsa ang mga biyahero. Para maiwasan ang anumang aksidente sa mga biyahe, nag-inspeksyon na ang LTFRB sa mga bus terminal. Okay. Tinitingnan natin dito yung mga preno, yung mga aksesoris nila. Yung gulong lalong-lalo na at of course yung rehistro nila whether they are registered at saka yung prangkisa nila. Dapat ang driver ay maging mentally fit, physically fit and spiritually fit. Alfi Tulagan, nagbabalita, Pilipinas.